I think yung experience ni Kai outside of the country, naging factor yan, Ervin, no? In this decision to, you know, go outside the country, outside the Philippines and pursue his dream. Di ba, meron siya isang experience outside the country na parang ang sabi niyo, I think ito na yung sign na hinihintay natin. Nung naglaro siya sa under 16, mostly lahat ng ano ng Batang Gilas na nilaroon niya. So meron kaming mga goal na sineset namin ni Kai, ano? Para malaman namin kung hanggang saan siya. Which is nagano naman nagre-respond naman siya. So okay naman. Anong pinaka proof sa iyo, Ervin, na ang anak mo na si Kai is 100% ready to take this challenge, to leave the country and go, whether it's the United States or Europe? Yung dumating yung mga offers sa Europe, doon ako nag-isip talaga, parang hindi biro to eh, parang sayang yung opportunity kung hindi mo bibigyan ng pansin. So nung nag-under 17 siya sa Argentina, syempre bold na yun, di ba? Makakita ka ng mga future NBA players na magpa-draft din sa in the future. So nakita ko yung mga players doon, hindi naman siya nakakalayo doon sa mga big men na mga bata doon. So parang sa akin, so kailangan talaga ng bigyan ng pansin siya and then ng training para ma-hit niya yung NBA dream niya. Kai, alam mo, for other people, medyo baka nahihiya sila sabihin na my dream is to play in the NBA. Siyempre, di ba, medyo medyo baka nahihiya ka or ayaw mo, sabihin mo lang, tignan natin, saan tayo aabot. Pero ikaw, confident, very confident, sinasaya mo sa lahat. You're telling everybody, your friends, family, fans, nope, my dream is NBA, malinaw na malinaw. Bakit confident na confident ka in sharing that dream with everybody? Kasi nung nag-start po ako na mag-basketball, parang yun talaga yung tumatak sa isip ko na kailangan ko mag-NBA. Gusto ko mag-NBA, kaya di ko naman nakikita yung reason na ba't ko ipahiya yun. Kasi alam ko naman na ginagawa ko naman yung best ko sa lahat ng practices and games ko, na kaya di naman ako kailangan ikahiya yung dream ko na yun. Hindi ba kaya? Pero di ba yung iba minsan parang secret muna o ayaw muna sabihin, baka mapahiya ka, ganyan. But ikaw, hindi. Anong meron ka, Kai? When you, siyempre you have your moments, tapos napapaisip ka, ano yung meron ka within as a person na alam mong ito ang magdadala sa'yo from here all the way to the NBA? Sa tingin ko yung parang yung toughness ko or yung confidence ko na ano, kasi kahit sino man na makatapat ko sa game, talagang iniisip ko talaga lagi na mas magaling ako dito, mas lamang ako dito, and madadala ko naman yun sa future pa na magiging training and mga games ko eh. Lalo na pag sa training na may times na siguro mahirapan talaga ako, and yun lang iisipin ko na gusto ko maging NBA player. Ito yung kailangan kong pagdaanan kasi hindi ko makukuha yan ng madalian lang eh. Kaya so, kailangan talaga paghirapan. Yung itsura mo na parang boy next door, ano lang yan? mukha lang mabait, pero pag competition na, in other words, pag competition na, lalo na kung kalaban na ni Kai is ito na, from iba-iba na, Americans, Europeans, Spaniards, whatever, Ervin, lalaban si Kai. Oo, parang kahit nandito sa Pilipinas, naglalaro siya sa UAAP, parang mas gusto ko pa na tinitira siya o binibigyan siya. Kasi parang, sige, bigyan nyo yan, dyan, lalong gagaling yan. Kasi para sa akin, nakikita ko yung bata na mas, pag lalo mo siyang challenge, mas lumalabas talaga yung talent niya eh. So natutuwa ako doon dahil merong mga ibang players, so merong tao na minsan nagbabackdown sila sa mga challenges na binibigay sa kanila. Especially ako, nung naglalaro ako, ganun yung ginagawa ko. Ganun yung ginagawa ko. Ano mo yung daddy mo, siya yung taga-challenge sa mga star player dati. Di naman. Parang tinatanja-tanja ko lang. Pero kung, siyempre kung talagang lalaban siya, lalaban talaga yung bata. Thank you for watching The Score. Don't forget to subscribe to ABS-CBN Sports YouTube channel to be updated with the latest games.